Magandang araw sa atin. Ako po si Ben Salvidea. Ang nais kong ibahagi sa atin ay galing po sa aklat ng Lucas po ito sa chapter 11. Ito yung 29 verse 32. Ito yung hinahanapan ng mga tao si Jesus ng mga palatandaan galing sa langit. Sabi dito, babasahin ko lang po ilan, na samantalang dumaragsa daw ang tao, ay sinabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito. Grabe, no? So, naghahanap sila ng mga palatandaan mula sa langit. So, balit sabi niya, walang ipapakita maliban sa palatandaan galing kay Jonah. Dito ay inilalarawan na si Jonah ngayon tumakbo rin, nagtaguyan sa Panginoon, eh, pero sumunod din siya, naniwala, at ginawa niya yung inuutos. No? Ganyan din naman yung reyna ng Sheba na galing pa sa kabilang daigdig, eh pumaroon pa sa lugar ni Solomon para lang pakinggan kung totoo nga ang karunungan ito ay na kay Solomon nga. At napatunayan naman niyang marunong nga at na matalino si Solomon. Ngunit sinasabi ng Panginoon na higit na di hamak kay Solomon at sa reyna ng Sheba ang naririto. Dahil sa araw daw ng paghuhukom, sila ang magbibigay ng pagpapasya, no? Para parusahan ang mga taong ito na hindi naniniwala at patuloy na naghahanap ng mga palatandaan galing sa langit. Meron po akong tatlong napansin dito na maaring pagtuunan nyo rin. Tatlong bagay. Ang tatlong bagay nito ay tungkol sa mga palatandaan o sinyales na hinahanap ng mga tao. Hanggang sa ngayon, naghahanap pa rin ng mga taong ito ng mga sinyales. Oh, talaga, totoo ba? Galing niya sa Diyos? Oh. Baka hindi naman totoo yan. O yung mga ganong klase no, may mga pagdududa. Ikalawa, yung pananalig o pananampalataya. Kakaunti na lamang ang mayroon yata nito sa panahon ngayon. Ano? Kasi to see is to believe talaga. Eh, no? At ang ikatlo, yung kawalan ng pagpapatawad o yung paghingi ng pagpapatawad sa Panginoon. Lahat ay nagiging mapagmataas na sa Panginoon. Parang napapantayan na o pinapantayan na ang karunungan, kaalaman at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po, ang una, yung sinabi ko kanina sa gospel na ito ay one o yung isa ay dapat palagi na lamang siyang humanap ng pananampalataya o pananalig sa mga plano ng Panginoon. Kahit po hindi natin naintindihan, kung ito po ay plano at nais ng Panginoon para sa iyong buhay, sumunod ka na lamang at manalig sapagkat mabuti ito para sa iyo. Hindi ka mapapahamak. Ikalawa, yung pagnanasa ng tao na humanap ng mga palatandaan, ng mga tanda, na itong mga nangyayaring ito ay galing sa langit at patunayan nga na may Diyos, no? Pero kung gagawin lamang ng tao, mga kapatid, ay tumingin sa paligid at tiyak matatagpuan niya. Makikita niya na, oo nga, ang Diyos nga ang may likha ng lahat. Ang Diyos nga ang gumawa ng mga bagay na para sa tao. At ang ikatlo, yung kahit na ikaw ay labis na nagiging mapagmataas, palagi ang kanaghahanap, nangangailangan ng mga katunayan sa mga nangyayari sa ating paligid. Maaring ito'y sakit, kawalan ng hanap buhay, kahirapan. Magpakababa ka na lang sapagkat sa pamamagitan ng pagpapakababa mo o natin, naroon ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya nga, maliwanag yung sinabi na pagdating ng araw ng paghuhukom, parang magbibigay sa atin ng husga ay yung mga taga-Ninibe at saka yung reyna ng Sheba. Masakit yun o mabigat yun. Sina lamang ang gagamitin ng Panginoon para tayo husgahan kung nasaan tayong panig sa Panginoon ba o hindi. Hindi na ang Panginoon eh. Kasi hinahanapan mo lang lagi ang Panginoon ng katunayan, ng mga katibayan ng katotohanan. Pero napakainam pong balikan po itong pag-aaral o pagbabasa na ito. At tingnan natin ating sarili, nasaan tayo? Tayo ba ay labis na naghahanap ng mga sinyales o mga katunayan, mga palatandaan,
O tayo ba ay palagi na lamang bang nawawala ng pananalig dahil hindi nangyayari ang inaasahan mo? O tayo ba ay nawawala na ng pagpapakababa at paghingi ng pagpapatawad sa ating Diyos? Sa pagkatingin natin, mukhang hindi sa totoo, mukhang wala naman nangyayari, mukhang walang Diyos talaga. Ganun po ba? Pagnilayan po natin, tayo po ba ay handa na humarap at tumanggap na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na ito, may Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, at may Diyos na nagligtas ng buhay natin, inalis tayo sa kasalanan at ngayon meron tayong bagong buhay, no? Tingnan po natin kung makikita natin na oo nga, grasya ng Diyos, maraming salamat. At ako'y nananatiling buhay, kahit may mga bagay-bagay o maraming bagay akong hindi naiintindihan, pero nangyayari naman sa ating buhay at ito'y marami rito ay maganda para sa atin. Manalig tayo na itong Diyos na ito ay tunay at totoo at tayo kailangan lamang makinig at sumunod. Magaganap ang mga hinahanap natin na palatandaan. Pakikita yan ng ating Panginoon, ipararanas yan ng ating Panginoon. Kung kayo po ay nabasbasa na pagpala ng mabuting balita na ito, magbalik loob tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang ating pananalig sa kanyang katotohanan. Ako po muli si Ben Salvidia. Magandang araw po sa inyo at sana ay kung kayo nabasbasa na na-bless ng binahagi ko, bahagi rin natin ito. I-like natin, i-share natin ito sa mga kaibigan, kamag-anakan natin na may Diyos na nagmamahal, na tayo ay dapat maniwala, manalig, magpakababa sa ating Panginoon at tayo'y pagpapalain. Maraming salamat po.